ayoko mapahiya tayo. Grabe yun. May connection ka ba sa sindikato? Bakit mo sila pinoprotektahan, Tay? Halo. Puro tama ng bala yung helmet. Alam yung helmet ni Ilyas yan eh. Buti naman. Nakaligo ka na? Oo naman. Talaga? Kahit amuyin mo pa. Oh, Mercy, saan punta mo yan? Hatid na kita. At mo, ate, joba kita. Suplada naman ito. Seh, dugyot na to. Huwag mo kapisipin. Babe? Hector? Babe? Babe? Hector! Alam ko, nasa kwarto ka ni Senator William kanina. At alam mo kung bakit ko sigurado. Dahil yung hikaw na suot mo, na ibinigay ko sa'yo! Nakita ko si Asha ng dalawang mata ko sa ibaba ng side table niya! Kaya umami ka na! Umami ka na! Oo, may relasyon kami ni William. May relasyon kami ni Senator. Ano? Masaya ka na? Yan ang gusto mo marinig, di ba? Ano susunod ba itatanong sa akin? Bakit? Kasi, napagtanto ko lang, hindi ko na kailangan ng lalaking katulad mo. Wala kang ambisyon. Kontento ka na mayor ka na lang habang buhay. Ni hindi mo ko mabigyan ng anak. Lahat ng pinangako mo, walang natupad, Alfonso. Kahit isa. Pagkatapos kong ipaglabang ka, pagkatapos kong tanggapin ka, ito ay igaganti mo sa akin. Pinakasalan kita, Sasha. Kahit ayaw ni Mama, pinakasalan kita na isang bolster ng kabet nang kung sino-sino po! Kung nagawa ko man yung mga pagkakamali ko nun, dahil na rin sa mga pagkukulang mo, mabuti pa siguro mag-iwalay na tayo. Natulog ko. Eh,
Hawakan mo na yun si Hector. Malaki na yun. Matulog ka na. Ay, nako. Wisit na to. Sarap-sarap ng panaginip ko eh. Nako Hector, sana mali ako ng kutob. Sana hindi ka nang bababae. Este talaga tong mga to. Kaya yun, baka inundyan na. Mercy! Ba't ang tagal mo? Ka na magtampo, mahaba pa naman ang gabi. Pasalamat ka, pogi ka, kung di kami napapa. Huwag dito, baka marami makakita sa atin. Ano ba? Ano ba tayo? May alam ako, halika na. Panginoon po, pag-ingatan niyo po ang anak ko. Ng panahon na hindi ko po siya kasama, ikaw po ang malalas sa kanya. Ito. Anak? Bakit ka umiiyak? Nanayin na po kasi ang nanay-nanayin ko. Hanggang ngayon, di pa po nahanap ng mga polis. Yung totoong nanay ko naman po, hindi ko po alam kung nasaan. Diyos ko, kawawa ka naman. Eh, kung wala ang nanay-nanayin mo, saan ka tumutuloy ngayon? Inaalagaan pa ko ng mga kapit-bahay namin. Ay, naku, anak. Ganito na lang, ha? Sasamahan kitang magdasal. Huwag ka mag-alala. Nakikinig ang Diyos. Hindi kanya papapayaan. Naku, Kara, sino naman ba yung naurahan mo kanina? Bakla! Nakita niyo ba si Hector? Hindi pretty eh. Hindi, bakit? Pagkagising ko kasi wala na sa tabi ko eh. Oh, alam na this. Pretty! Oo ka! Anong pinagawa mo rito? May problema ba? Nahanap ko kasi si Hector eh. Si Hector! Eh, kakakita ko lang dito, ah. Saan? Dito sa kanto. May pinasukan dun. Kasamang babae, no? Ha? Meron yata. Pero, hindi ko sure, ah. Ay ko. Pretty! Chief, natawagan ko na po mga reporters para sa press con bukas. Sige, Peng. Pahinga ka na. It's been a long night. Maaga pa tayo bukas. Sir. General. Peng, iuun muna kami ni Ricarte. May pag-uusapan na kami.
Sir. Pwede nandito, walang taong. Oo, oh, pwede nandito eh. Lagay muna natin to dito, Elias, ha? Baka dyan mo lalagay yan. Siyempre, para magpalakas kay Lord. Para ma-bless ni Lord. Kasi, Elias, kahit bulletproof to, baka sa susunod, madedo ka na. Teka, teka. Ang problema natin, kung paano natin ipapaliwanag kay Nay Alma yung tungkol sa sugat mo. Sabihin ko lang sa akin, napaaway ako. Yun na naman, nasabi na natin yung dati. Niwala pa kaya sa atin si Nay Alma? Pero Elias, di ba, sabi mo, nakita mo na yung anak ng leader ng sindikato, yung Golden Scorpion? Oo. May pagkakataon akong patayin siya pero hindi ko ginawa. Dahil mas inuna kong iligtas yung mga babae. Hindi ko kasi kayang makita na may mamamatay na naman ng dahil sa sindikato. Ibig sabihin lang yan, Elias, kahit gaano katindi yung galit sa puso mo, hindi pa rin nawawala yung Elias na kilala namin. Yung Elias na hindi papayag na merong naapi. Huwag mo munang ituloy ang press ko. Pero sir, kailangan malaman ng publiko ang nangyari. Kailangan maintindihan nila kung maglalabas tayo ng curfew. Kailangan nilang malaman kapag sigurado na tayo. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang mga babaeng yan. Hindi natin alam kung totoo talaga ang sinasabi nila. Isa pa, sa gagawin natin, tatakutin lang natin ang publiko, Ricardo. Lahat ng ito, Ricarte, ay hearsay pa lamang. Di ba, pina-x-ray mo yung mga babae? May nakita ba kayong droga sa katawan nila? Pero sir, ibang klase itong drogan to. Hindi nakikita ng mga makina natin pag nasa loob na ng katawan. Paano pag hindi totoo ang sinasabi nila? Paano kung talagang bayaran ang mga babaeng yan? O kaya, membro ng sindikato. Anong plano niyo gawin, sir? Ilagay niyo muna sila sa isang safe house. Habang ongoing ang investigasyon. Tapos magdala kayo ng doktor para ipacheck ang mga katawan nila. One way or another, lalabas ang droga sa katawan nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, saka natin ituloy ang press con. Hilaw na hilaw pa ang investigasyon mo. Ricarte, ayoko mapahiya tayo. Grabe yan. Pinagtakpan niya na naman. Tyson. Nay, lama to. Ah. Ito, tiga. Brother, oh. Sino na sukli? O ano, kaya ba? Baka tumawag ka. Nay, bakit to gising pa kayo? Madaling araw na.
Yun mismo ang punto ko. Madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Tignan mo nga itsura mo, ang dumi-dumi mo. May sugat ka na naman. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Saan ka ba nagpupunta? Napatrouble lang ako, Nay. Napatrouble lang ako. Napatrouble? Kanino? Saan? Ba't hindi mo masabi? Nay, hindi ko lang sinungaling sa inyo. Nagsabi po ang totoo. Napatrouble lang ko talaga ako. Eh, kanina ko kasi may lasing po doon. Kilala niyo naman ako. Ayoko nang may mga nanggugulo. Kaya ako napaaway ho ako. Yun po yung totoo, Nay. Huwag ko lang malaman na hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Dahil yung Elias na kilala ko, hindi kayang magsinungaling sa akin. Pinagluto kita ng pagkain. Lumamig na. Initin ko lang. Gamitin niyo yung mga kagandahan niyo para makaakit kayo ng mga customer. Parang ganda, parang ganda. Irisoy, Masen! Okay, maniwala, tingnan ang pawisin na pawisin. Alam mo kasi dito, talagang lakasan lang talaga ng loob. Alam mo, kailangan talaga bubukayin ang connection sa mga suki niyo para babalikan nila tayo, ha? Aling Alma, maraming salamat po talaga sa pagtanggap niyo sa amin dito sa Okayana. Ang bagay po ito para sa amin. Hirap din naman kami sa buhay, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magtutulungan. Tayo mga mahihirap, dapat nagtutulungan tayo paakyat, di ba? Tama! Kaya naman! Welcome to Okayan! Hindi nag-upisan natin! Yes! Adya, pasok. Sana magusto niyo trabaho niyo dito, ha? Tara! Sige, diba? Nagsimula na po kami. Sige. Ate, huwag mo purihin. Bilhin mo din. Naareglo ko na ang gulo. At Senador, napigilan ko na rin ang press con. Alam mo, General, bilib ko sa'yo. Ang galing mo talaga. Tinikitan mo si Senyor Edgardo. Alam mo bang, napakagaling at napakahusay tumanaw ng utalob ng taong yon. Senador, siya nga pala. Anong plano niyo sa mga babae? Ililipat na sila mamayang gabi sa safe house. Don't you worry. Bahala na ang sindikato sa kanila. At hindi na sila sisikatan ng araw. Seryoso ba ito, Kapitana? Bakit ko kayo maniningil? Big screen po. At dahil mahal ko kayo, pinakabitan ko pa po yan ng internet. Grabe naman kayo, Kapitana. Tibali sana kung pag-aari nyo yan. Eh, TV ng barangay yan, diba? Oo. Kaya dapat libre. Para sa lahat. Sandali. Uy, Inay. Ang tari ng tata, yung mga walang pambayad yan, pwede nang sumibat. Sige na. Sandali. Huwag niyong inaaway si Kapitana. Lahat ng ginagawa niya para sa palangga, para sa atin. Siyempre, kailangan ng pondo ng barangay. Kaya nga nabili ang TV na yan eh. Yan na, kung wala kayo pambayad, magsialis na kayo.
Alis na. Ay, nako. Para sa inyo. Alis na. Ilang piso na. Sige na. Alis na kayo. Bayan, daming reklamo. Wala naman pera. Hello, Nay Alma. Mukhang mabigat po yung dala nyo. Tulungan ko na po kayo. Sige. Salamat. Tungkol saan daw yung balita? Nagkaroon daw po kasi ng engkwentro kagabi yung mga armadong lalaki tsaka police sa resort. Buti na nga lang po dumating si Black Rider. Engkwentro? Nandun din si Black Rider kagabi? Opo. Bakit po kayo natahimik na Alma? Alma! May problema ba? Wala po problema. Sige, ako na lang. Ako na lang. Puto na kayo. Ako na lang. Sige po, ingat. Ito naman si nanay, problema agad eh. Baba mo lang dyan. Sige. Oh, Weng! Anak, kamusta? May update ka na ba sa kasal nyo ni Joanne? Nakapili na ba kayo ng simbahan? May problema ba? Tay, ba't mo pinigilan ang press con? Bakit naman hindi? Una, kulang kayo sa investigasyon. Isa pa, magpapasikat lang yan si Ricarte. Hindi ganun ang pagkilala ko kay Chief. Hindi siya masamang pulis, Tay. Ito na naman ba tayo sa usapan to? Akala ko ba natapos na natin to? May connection ka ba sa sindikato? Bakit mo sila pinaprotektahan, Tay? Hello? Lumayo ka sa usaping sindikato na yan. Ayoko malagay sa panganib ang buhay mo pa eh. Ano bang totoo, Tay? May connection ka ba sa sindikatong pumatay sa pamilya ni Elias? Sa iba ka na lang humira. Eh, kaso siya lang nagpahiram eh. Sayang. Kaya mo Nakakain na lang tayo. Kabalong po pala. Huwag ka magalala, Tyson. Aming bahala sa'yo. Tuturo namin sa lahat ng lugar kung saan malakas ang mga pasahero. Ay, dapat. Para makabalik ka agad kay Mang Balong. Di ba? Simulan na natin to. Oo. Masahal na ako sa block. Oh, sino yan? Mrs. mo? Mrs. mo? Hindi, mga brother. Ayan, no, pasahero. Ah, pasahero. Oo. Masyado kayo mapangusga eh. Sabi naman. Oo. Mga brother, ano na ako? Meron pang hatid, ha? Okay. Sige na, kakain? Sige na, kumain na kayo. Nakita na naman, no? Uy, yung motor mo, mga pala. Kailan mo makukuha? Bukas nga eh, hulugan. Nakuha ko. Ayun. Mula na. Sama-sama tayo, tol. Taray na tayo, tol. Nako, ang dami natin makukuha ng mga customer tsaka mga ano. Yun nga din sabi sa akin ni Buboy. Marami daw mga customer. Oo, may sumama ka rin ka sa amin. Hindi ka makawalan. Lagi kang magkakameron. May connection ka ba sa sindikatong pumatay sa pamilya ni Elias? Ganun ka ba kasama, Tay? Pang-ingat ka! Sa lumalabas sa bibig mo! Ano ba tayo ito, Tay? Ha? Ano bang totoo? Anong klase ka, Elias? Anong klase ka, Ma! Huwag ka magtataas ang boses sa akin! Anak na kita! Nagsikap ako pa eh! Para makapag-aral ka! Ni minsan, hindi ako naging masamang ama sa'yo! Kung alam mo lang kung paano kita pinotektahan! Itinago ko yung CCTV sa Binondo.
para tumigil ka sa pag-imbestiga. Dahil kapag hindi ka tumigil, pag-iinitan ka ng sindikato. Ano ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa sindikato na pumatay sa pamilya ni Elias? Nako, mukhang napalaban si Elias kagabi. Tingnan mo yung motor niya, puro gas-gas, oh. Alam mo, kinakabahan na talaga ako dyan kay Elias, eh. Alam naman nating matapang siya. Kaya niya yung sarili niya. At hindi siya titigil hanggat di niya nakukuha yung hustisya para sa pamilya niya. Pero baka siya naman itong mapahama. Bigit lito! Takpan mo! Takpan mo! Nay Alma! Ano po yun? Bigit lito! Nay Alma! Sandali lang pa! Nay Alma! Ano po yun? Andiyan ba si Elias? Ah, si Elias po. Kakabiyahe lang po. Nakalis na po. Kami nga po ni Oka, pasunod na rin eh. Aba, Nay Alma. Pwede bang makibahan yung sandali? Sige po! Pwede po, tuloy po kayo. Dito po. Pasok po kayo. Eh, ha? Init? Sige po, dito po. Pasok po kayo dyan, yung kurtina po sa dulo. Doon po. Sige, salamat ha. Takpan mo, sabi ko takpan mo eh. Puro tama ng bala yung helmet. Alam yung helmet ni Elias yan eh. Nagka-clue na siya. Hector! Hector, ano ba? Hector! Ano ba problema mo? Anong pinagsasabi mo sa asawa ko? Sinasabi mo may babae ako? Kung ginagalingan niya sa paghuli sa akin, eh mas ginagalingan ko sa pagtago. Ay, idol kita! Anong po gagawin niyo? Patayin mo si Black Rider. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba si Black Rider? Hello! Lagot! Oh my gosh! Kailan kaya yun? Next week kaya yun, guys? Grabe mga kaganapan dito. Painit ng painit, patindi ng patindi. Gustong-gusto ko yung takbo ng kwento dito. And slowly, nalalaman natin yung mga pangyayari dito. And hopefully next week may mga kaganapan talaga na pasabog. So maraming salamat guys for being here and for watching my reaction videos for Black Rider. 2 weeks na tayo nagre-react guys. And so far so good. So maraming salamat. There you go guys. Thank you and see you again next time. Bye. Oh.